Magandang gabi po sa ating lahat ngayong gabi. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong online devotion. At sa gabing ito, ang ating pong pag-aralan ay makikita po natin sa Bible. At napakalaga po ang ating pong topic ngayong gabi. Sa ating pong pagsimula, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyariang Aba, maraming salamat po sa gabing ito. Pagpalain niyo po ang aming pong online devotion. Bigyan niyo po ang iyong lingkod ng karunungan at kaalaman. Pagpalain niyo rin po ang lahat po ng mga PCBC members, lahat po ng mga sumusubaybay sa aming pong programa. Banal na Espiritu, bigyan niyo po kami ng karunungan at kaalaman. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Lahat magsabi ng Amen. So, magandang gabi po, Brad. Brother Milandro Cagni. So, ang ating pong pag-aralan ngayong gabi ay how to overcome problems. So, paano po natin ma-overcome ang problems? At ang problema ay araw-araw ating pong kinakaharap, no? Iba't ibang uri ng problema. So kapag may problema, halos hindi ka makatulog at hindi ka mapalagay. Kaya mapalad po ang mga anak ng Diyos kapag may problema, mayroon tayong solusyon. Ang solusyon natin, positibo, hindi po negatibo. So, makikita po natin ang ating mga solusyon sa pamamagitan ng Biblia. So, kung mayroon po kayong Bible, sundan niyo po ako sa ating pong pag-aaral ngayong gabi. Kung mayroon kayong ballpen at saka notebook o papel, mas maganda. So, sa ating introduction, how to overcome fear. Paano natin mapagtagumpayan ang takot, ang problema. No? Yung takot, yan ang pinaka number one na problema. How to overcome problems. What can we do, no, when we encounter fearful and frightening environments? So ano ating gagawin kapag ating ma-encounter ang nakakatakot at kikilabot na kapaligiran, no? Lalo na ngayon, maraming variant na ayon sa balita. Pag manood ka sa social media, maraming fake news. Kaya talagang frightening, no? Fearful. So remember this, God is our strong support. Alam niyo po, mga minamahal at mga kapatid, ang Diyos ang ating pinaka malakas na taga-suporta, and He can bring us comfort. Siya lamang makapagbigay sa atin ng comfort and peace. Peace of mind. So, basahin natin itong mga Bible verses about overcoming fear of problems and related content to learn more. So, number one, what to do when fear comes? Problem yung fear, no? Marami na naging baliw. Marami nagiging tulala dahil sa takot. Pag may takot ka, magkaroon ka ng nervous breakdown. Kaya, hindi po maganda yun, no? So, Isaiah 41 verse 10, fear not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Number one, have faith in God. Yung salitang fear thou not, have
faith in God. Ang tao, kapag may takot, wala siyang pananampalataya. So, the absence of faith, fear, takot na. Natatakot ka, baka ikaw ay matatamaan ng virus, no? Tatakot ka, baka mamatay ka, tatakot ka, dahil yung ating family mapapahamak, no? Kaya, mga minamahal, mga kapatid, sabi ng Diyos, I will strengthen thee, palalakasin kita. Oo, I will help thee, tutulungan kita. Oo, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. So, yun lang po ang maganda. Number one, have faith in God. Marami pong mga tao ngayon, hindi na sila sumampalataya sa Diyos. Doon na sila naniniwala sa kanilang kayamanan. Sabi nila, kahit mag-lockdown, kahit mag-third wave, hindi tayo matatakot dahil marami tayong pagkain. Mga minamahal at mga kapatid, ay paano kung kahit marami kang pagkain, kukunin ka ng Diyos ngayong gabi? Di ba po, sabi sa Book of Luke, sabi ng isang mayaman, ang tawag sa kanya ng Panginoon na mangmang, no? Baliw. Sabi ng mayaman, ang aking mayroon akong ani, marami akong pagkain. So, hindi na makakasya ang aking gagawin. Aking sisirain ang aking budiga at palalakihan ko. Doon ko ilalagay ang aking mga ani. Sabi niya, kaluluwa, kumain ka, magpakasaya ka. Ngunit, anong sinabi ng Diyos? Sabi niya, thou fool, tonight I will require your life. Sino ang makinabang ng iyong pagkain? So, yun ang delikado. Yung bangungot, no? So, have faith in God. Dapat, mayroon kang pananampalataya sa Diyos. Kapag pag dumating yung takot, anong kailangan natin? Have faith in God. Kasi, pag wala ka ng pananampalataya, matatakot ka na. Tandaan mo, number two, God will be always with you if you have faith in Him. Amen? Ang sabi ng Diyos, for I am thy God. At ang sabi niya, for I am with you. Sabi niyang Diyos, kasama mo ako. Kung estudyante ka, huwag kang matakot sa module. Kasama mo ang Diyos. Bigyan ka ng karunungan at kaalaman. Pag estudyante ka, priority mo ang pag-aaral. Module, hindi Mobile Legend. Kaya, sabi ng Diyos, kasama mo ako, be not dismayed. Sabi ng Diyos, kasama mo ako palagi kung may pananampalataya ka sa Kanya. Don't dismayed means do not worry. Because God is powerful rather than anything else. Mas makapangyarihan ng Diyos kaysa lahat. Sinabi niya, I am your God. Ako Diyos mo. Palalakasin kita. Tutulungan kita. Yes, sabi niya, God will uphold us with the right hand of His righteousness. Imagine mo, hahawakan niya tayo ng kanyang tamang kamay na matuwid. So, yun ang pangalawa. God will always with you. If, conditional ha, if you have faith in Him. Pag mayroon kang pananampalataya sa Kanya, sasamahan Kanya. Number three, learn to trust God and believe Him because God is our supreme creator. Dapat matuto tayong magtiwala sa Diyos at maniwala sa Diyos dahil Siya ang ating tagapaglikha.
Siya po ang lumikha sa atin. Ha? Kung ang virus nilikha ng tao, ang tao nilikha ng Diyos. Ibig sabihin, mas makapangyarihan ang Diyos. Amen po? Kaya sabi niya sa Genesis 1:1, sa pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Kaya, learn to trust God on this pandemic. Despite of many problems, go back to God. Learn to trust God. Do not trust to your strength. Huwag kang magtiwala sa lakas mo. Ah, malakas pa ako. Malakas ang immune system ko. Nag-exercise ako. Wala yan. Isang virus lang. Tigok ka. Maniwala ka sa Diyos dahil siya ang tagapaglikha natin. Siya ang lumikha sa atin. Sabi sa Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and earth. At ang sabi ng Diyos sa Genesis 1 verse 26, let us make man in our image. Nilikha niya tayo, kaya special tayo, kawangis tayo ng Diyos. Kaya dapat matuto tayong magtiwala sa Diyos. Amen? Number 4, those wicked people, our enemy, will be defeated. Sabi sa Isaiah 41 verse 11, behold, all they that were in sins against thee, who against you, shall be ashamed and confounded. Sabi ng Diyos, narito ngayon, lahat ng mga laban sa iyo ay mapapahiya at sila ay maguguluhan. They shall be as nothing, magiging wala sila. And they that strive with thee shall perish. Lahat na nagtatangka ng buhay natin, ng mga mayroong pananampalataya sa Diyos, ay mawawala. Kaya kung minsan, nakalimutan na natin ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, therefore, if God be for us, who can be against us? Si Abraham nga, hindi nga siya natatakot. Kalaban niya, king, no? Imagine mo, nung nirescue niya si Lot, ang kalaban niya, four kings. Grabe. Siya lang isa, plus 300 lang tawan niya. Pero kasama niya ang Diyos. Si Abraham ay pagka, at saka si Gideon, parang pareho, 300 din yung tawa ni Gideon. Ang kalaban, sobrang dami mga kalaban. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kailangan natin ng lakas ng loob. Amen? Kahit kukunti lang tayo na gumagawa ng mabuti, kahit ilan lang tayo na mayroong pananampalataya sa Diyos, pag ikaw ay mayroong pananampalataya sa Diyos, at kapag may mga taong tangkang kakalabanin ka, kakampi natin ng Diyos. Yan po ang sinabi ng Diyos kay Abraham. Kaya kakampi natin ang Israel. Amen? Kakampi natin ang Diyos. Kasi po, dapat kakampi natin yung mga pastor. Kakampi natin yung kapwa natin mananampalataya. Hindi natin kalaban ang ating mga kapwa lingkod ng Diyos. Hindi natin kalaban ang ating mga kapatid sa Panginoon. Kung minsan, pag nangaral ang pastor, pag natatamaan tayo, parang sumasama loob natin sa pastor. Mga minamahal at mga kapatid, our pastor is our partner in the ministry. Sabi ng Diyos kay Abraham, ang kukontra sa iyo, susumpain ko, at ang kakampi sa iyo, pagpalain ko. Kaya yung mga tao na naiinggit sa atin, sinisira tayo, dahil tayo ay ayaw natin pumanig sa kanila, dahil ang kanilang ginagawa, kasinungalingan, kasalanan, at hindi tayo sumasang-ayon, dapat manatili tayo sa katotohanan. Dapat tumayo tayo sa katotohanan. Sabi po sa 1 Timothy 3:15, the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Kaya dapat ang ating local church, na Baptist Church, yan ang ating haligi at sandigan ng katotohanan, which is the house of God. Kaya dapat ang mga mananampalataya, tuwing Linggo, hindi nag-absent sa pagsamba. Amen? At kapag may prayer meeting, dapat sinusuportahan. Kasi po, malapit na po ang Panginoon babalik.
Kailan pa tayo babalik? Pag tayo ay kalbo na, at kapag puti ng buhok natin, at bingi-bingi na tayo, at matatanda na tayo, mahirap. Sabi ng Haring Solomon, ha? Ecclesiastes 12:1, remember now thy creator in the days of the youth. No? Tama po ang Genesis 1:1 na in the beginning God created the heavens and the earth. Kaya mga minamahal at mga kapatid, huwag tayong matakot. Kakampi natin ang Diyos. Kahit sa trabaho may mga taong competition, no? Gagawan ka ng masama para madimot ka. Don't be afraid. God is with us. Yan ang number 4. Those wicked people, our enemy, will be defeated. Talo sila, matatalo sila. Ang Diyos ang nangako yan. Number 5, learn to worship and serve God. Dapat matutunan natin magsamba at maglingkod sa Diyos. Ang mga tao ngayon, wala nang panahon magsamba. Wala nang panahon maglingkod. Pag Lunes hanggang Biyernes, trabaho. Pag Sabado, Linggo, gala-gala. Hindi nila alam, ang araw ng Linggo, hindi yan gala-gala. Tandang gabi, sir, my classmate. Sir Ronel Biha. Alam nyo, hindi po gala-gala ang araw ng Linggo. Ang araw ng Linggo ay para sa Panginoon. Kasi po, ang Diyos lumikha ng unang araw, liwanag. Hiniwalay niya ang liwanag sa kadiliman. Pangalawa, nilikha niya ang ikalawang langit, the firmament heaven. Number 3, nilikha niya ang earth. Number 4, nilikha niya ang sun, moon, and stars. Number 5, nilikha niya ang mga malaking isda na nabuhala. At saka mga ibon na lumilipad. Number 6, nilikha niya ang tao. Number 7, namahinga ang Diyos. Namahinga siya hindi dahil napagod siya. Namahinga siya dahil tinapos niya ang kanyang trabaho sa loob ng 6 na araw. At ang ayon po sa Biblia, sa Genesis chapter 2, 1 to 3, He sanctified, no? The seventh day. Ngayon, mga minamahal at mga kapatid, i-sanctified ng Panginoon yun. Ibig sabihin, separated. Hiniwalay niyong araw na yun para ipangilin at para sambahin siya, purihin siya sa pamagitan ng mga spiritual songs and mga Christian songs. Hindi pwede yung love song. Hindi pwede din yung worldly song. Dapat to give glory to our God. Mga minamahal at mga kapatid, if we are going to sing before God, the purpose of the music is to glorify God. Amen? So yan po mga minamahal at mga kapatid. Learn to worship and serve God. Sabi sa Bible sa John chapter 4 verse 23, for the Father seeketh such to worship Him. At ang sabi niya sa John 4:24, God is a spirit and they that worship Him must worship in spirit and in truth. Dapat pagsamba sa Diyos sa espiritu at katotohanan. Sabi po yan sa Isaiah 41 verse 12, you shall seek them. Sa King James, thou shalt seek them. Hanapin mo ang sila, ang Diyos, and shalt not find them. Pag ginanap mo daw yung kalaban mo, hindi mo na mahanap. Bakit? Nasa impirno na sila. Even them that contended with thee, did that war against thee, shall be as nothing. Ang makikipaggera laban sa iyo ay magiging wala. And as a thing of note, mga minamahal. Sino ang ating hanapin? Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Mga minamahal at mga kapatid, learn to worship God. Learn to serve God by seeking God first. His kingdom, meaning right and good relationship to God. Religion cannot save us. Only Jesus Christ, the only begotten Son of God. John 3:16,
For God so loved the world that He gave His only begotten Son. That, tinan mo, pangako, whosoever, kahit sino, believeth in Him, should not perish, but have everlasting life. Imagine mo, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Pag ikaw ay nag-believe kay Jesus Christ, mga minamahal at mga kapatid, pag sumampalataya ka kay Jesucristo, Siya ay Diyos. Siya ang isang Diyos na nagpakatawang tao, namatay sa cross, inilibing, pagkaraan ng tatlong araw, muling nabuhay. So, para maligtas tayo, number one, dapat pagsisihan natin ating kasalanan. Acts 3:19. Repent and be converted that your sins may be blotted out. Number two, Acts 16:31. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Number one, repentance. Dapat tanggapin natin na makasalanan po tayo. At si Jesucristo namatay sa cross para sa ating kasalanan. Kaya, si Kristo ang nagbayad. Hindi na natin dapat bayaran ang ating kasalanan. Pagsisihan natin, aminin natin na makasalanan tayo. Talikuran natin yung kasalanan. Pangalawa, maniwala ka ng buong puso, buong kaisipan at buong kaluluwa na si Jesucristo lamang ang tagapagligtas, wala na. Number three, tanggapin mo siya na yung Panginoon ang tagapagligtas sa iyong puso. Kung mamatay man tayo, pupunta tayo sa langit. Hindi na tayo pupunta ng purgatorio. Hindi na tayo pupunta ng impyerno. Mga kapatid, sa Biblia, wala namang purgatorio eh. Langit at lupa lang. Amen? So, yan ang sinabi ng Panginoon. Number 5 yan. Under ng what to do when fear comes. Number 2, how do we overcome fear? How? Paano natin mapagtagumpayan ang fear, ang takot, o problems? Alam mo yung fear, problema yan. Marami nagiging nervous breakdown. Marami nagiging baliw dahil sa takot. Nani-nervous ka. Pag takot ka ng lumabas. Takot ka ng gumawa ng mabuti. Takot ka ng mamuhay. Gusto mo nang mamatay. Yan ang malaking problema. Gusto mo nalang magpakamatay. That is, huwag natin gagawin yan. Mali yan. Nilikha tayo ng Diyos. Ang Diyos lang ang mayroong tamang karapatan na kumuha ng ating buhay. Huwag nating kitilin ang ating buhay. Amen? So, how do we overcome fear or problem? Number one, learn to trust to the counsel of God. Ano bang counsel of God? Ano bang payo ng Diyos sa kanyang salita? Deuteronomy 31:6. Be strong and of a good courage. Fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, He it is that doth go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. Mga kapatid, isa-isahin ko. Number one, be strong. Kailangan natin na magkaroon ng self-confidence. Kailangan natin ng exercise. Be strong eh. I-exercise natin yung ating faith. Amen? Yung trust. I-exercise natin yan. Number two, be courageous. Lakas ng loob. Amen? Lakas ng loob. Yan ang ginawa ni Eleazar, no? Ang pangatlong mighty men of David, no? Meron siyang courage. Tumakbo na yung mga kasama niya nung hinarap sila ng Philistines. So, ang ginawa niya, he rise up and then he fought with the enemy by the sword. And then, until his hand was weary, pagod siya, pero hindi niya binitawan ang kanyang espada. So, be courageous. Dapat meron kang lakas ng loob. Bakit? Kumakain naman sila ng kanin. Tayo kumakain din. Amen? Eh, huwag kang matakot. Magkaroon ka ng lakas ng loob. Number three, don't be afraid of them, for the Lord our God is always before us wherever we go, and He will not fail us nor forsake us. So, ako, pagdating ko dito sa Central Luzon, binata pa ako. Halos hindi pa ako masyadong makapagsalita ng pure Filipino. Halo-halo Cebuano, Ilunggo. Napakahirap. Pero nilakasan, hindi ako natakot. Sabi ng Diyos, I will always with you. Alam niyo po, si Joseph, kahit nakulong siya,
But the Lord was with Joseph. Wherever we are, wherever we go, God is always with us. If, conditional, we have faith in God. Amen? So, dapat, we must rely on God. No? Yun ang under ng learn to trust to the counsel of God. Do not trust to the counsel of man. Sabi ng Bible, curse be the man that trusted in man. Dapat, huwag tayong magtiwala sa tao, sa Diyos tayo. Amen? So, yan ang sinabi po ng Panginoon. Number one, learn to trust to the counsel of God. Under yan ang how do we overcome problems. Number two, letter B. Deuteronomy 31 verse 7. And Moses called unto Joshua and said unto him, in the sight of all Israel, yung Israel, kakampi natin, be strong and of good courage, for thou must go with this people unto the land which the Lord hath sworn unto their fathers to give them. Yung Jerusalem, yung Israel, yung Tel Aviv ngayon, the international city, but the Jerusalem is the capital city of Israel, and thou shalt cause them to inherit it. Number two, parent, be strong for the sake of your family. Father and mother, be strong for the sake of your family. Kung tatay ka at nanay ka, magpakalakas ka alang-alang sa family mo. May anak ka, magpakalakas ka. Amen? Yan ang sinabi ni Moses kay Joshua. Sinabi niya sa kanya, sa harap ng mga Israelites, be strong and of good courage. Sabi niya. And letter C, number 3. Children, be strong to support and love your parents in the Lord. Alam niyo, may mga kabataan ngayon, parang pag nire-rebuke, pag pinapayuhan, akala nila kalaban na yung magulang nila. Akala na mas matalino pa sila sa magulang nila. No! Kahit matalino ka pa sa magulang mo, kahit nurid-nuray itong magulang mo, hindi ka makakabayad. Maliban lang kung mag-asawa ka. Kaya, children, be strong to support and love your parents in the Lord. Ano pong sabi sa Ephesians 6:1? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Hindi sinabi na, obey your parents in the Lord, for this is wrong. No, but for this is right. Tandaan nyo yan, tama po ang pagsunod sa ating mga magulang. Hindi po sa magulang ng iba. Ha? Kung minsan, mas pinaniniwalaan pa natin magulang ng ating kaibigan. Dapat yung ating strong support sa ating parent, kung anumang klaseng magulang mayroon tayo. Kahit lilibakin nila, kahit paningin nila, magulang natin, hindi gwapo, mali sila. Dapat sa ating gwapo ang ating magulang. Hero dapat ang magulang natin. Amen? Kaya po mga minamahal at mga kapatid, children, be strong to support and love your parents and the Lord. Kaya dapat, pag sinabi ng magulang, tara! Masamba tayo! Magbis na! Magligo! Magalmusal! Papunta sa simbahan! Para pagdating sa simbahan, hindi yung hikab ng hikab. Kasi gutom. Hindi nakapaghanda. Dapat pinaghandaan. Magpakatatag sa pagsuporta at pagmamahal sa ating mga magulang. Yan ang pangalawa. Number 3 na po, when to overcome fear. Kailan natin mapagtagumpayan ang problema at ang takot na ito? Deuteronomy, mga minamahal, 31 verse 8, and the Lord, tingnan nyo po ha, excuse me po, He it is that go before thee, He will be with thee, tandaan nyo tan, He will not fail thee, hindi kanya mabibigo, malakit maraming nabibigo ngayon, neither forsake thee, fear not, neither be dismayed. Number 1, when you come back to God, pag bumalik loob ka sa Diyos, ma-overcome mo problema. Pag may problema ka at hindi ka na nagsisimba, dahil akala mo pag nagsisimba ka may problema, mali ka. When you come back to God, your problem will be over. Matatapos yan. Sabi po sa
1 Corinthians 10:13, hindi ka bibigyan ng Diyos na hindi mo kaya. Bibigyan ka ng Diyos ng problema para po sa iyong ikalalago. Yan ang sinabi ni James 1:2. Count it all joy when ye fall into diverse temptation. Alam niyo po, isa lang ang tanda eh. Pag may problema, may blessing kasunod yan. Pag may blessing, be careful. Pag maraming blessing, mayroong problemang darating. Kaya, expect the unexpected. Mga minamahal at mga kapatid. Ang problema po from grade 1, grade 2, grade 3. Para po sa ating ikalalago sa paglilingkod sa Panginoon. Upang maging matatag tayo. Hindi pwede walang problema. So, when you come back to God, kapag nag-backslide ka, maraming problema ang darating. Meron pa akong membro dito, 10 years bago sa nagbalik. Nung nakilala niya tayo dito at ang gawain, lumago sila. Amen? I-bless lang ng Panginoon. Naku, ngayon may kotse na. Ang katuwa. Mga kapatid at mga minamahal, when we go away from God, we are far from God, and we are a little bit closer to Satan. Kaya, pag hindi ka magpagamit sa Diyos, gagamitin ka ng Diablo. Kaya, kailangan, we need to come back to God. Number two, when you are trusting on God, kapag nagtiwala ka sa Diyos, your problem will be over. Your problem will be over. Number three, when you are going to commit your life to serve and worship God, ma-over ang problema natin. Magiging game over ang ating problema. Kapag tayo ang nag-commit sa Diyos, alam mo po, sabi sa Proverbs 16 verse 3, commit thy work unto the Lord, and thy thought shall be established. Maraming tao, pag nagtulog, hindi makatulog. Kasi hindi nila pinagkatiwala sa Panginoon ang kanilang trabaho. Alam niyo po, mga minamahal, mga kapatid, kapag kakampi mo ang Diyos, makatulog ka ng mahimbing. Amen? Ayaw mo, ano ma, basta, magtiwala ka sa Diyos, 100%. Ang sabi po sa John 14 verse 1, tinan niyo, let not your heart be troubled. Ye believe in God. Ye believe in Christ. Alam niyo po, hindi niya sinabi niya, you must believe to your strength, you must believe to your wealth, you must believe to your talent, you must believe to your skills, to your wisdom, but you must believe in God and believe also in Jesus Christ. Mga minamahal, yan ang tandaan natin. Kasi po, marami pong mga tao ngayon bagsak. Marami din po ngayon na namamatay ng maaga pa. Kasi po, hindi po sila naglilingkod sa Diyos. Delikado. Ating konklusyon, overcoming problem, God is our support. Amen? Kung agree, comment, amen. Yan lang. Overcoming problem, God is our support. Number one, what to do when fear comes or problem comes? Have faith in God. Learn to trust God and believe God, because God is our supreme creator. Mga minamahal, paano natin mapagtagumpayan? Learn to trust God, to the counsel of God. Do not trust to the counsel of your friend, but you are going to prefer to trust to the counsel of God. Be strong, be courageous, don't be afraid of the problems, because every problem have solution if you have faith in God. Parent, be strong for the sake of your family. Magpakatatag. Ako, magpakatatag ako. Wala ako dito ang kamag-anak sa Central Luzon. Wala akong kamag-anak dito sa church na ito. Pero God is my side. Amen? Hindi niya ako pinabayaan. Hindi niya ako iniwan. Nung ako'y nag-surrender,
dito po sa ministry. Dito ako napaibig sa mga membro. Napaibig ako sa gawain. Napaibig ako sa asawa ko. Amen? Napaibig ako sa aking family. Napaibig ako talaga sa ministry, sa mission. Kaya nagpipray ako na marami pang masuportahan na missionaries at saka dadami pang membro. Alam niyo po, iniisip ko bago ako mamatay, pinagpipray ko na magkaroon kami ng mga daughter churches. Yan po pinaka the best na dreams ng mga pastor. Kailangan yung desire, hindi mawala yung desire sa puso for the glory of God. No? Children, be strong to support and love your parents in the Lord. Maraming mga kabataan ngayon, kanya-kanya, hindi na sinusuporta ng magulang niya, nakatapos siya. Hindi niya alam kung hindi siya pinaaral ng magulang niya, hindi siya nakatapos. Kung mayroong kahinaan may parent natin, huwag tayo maghinanakit, no? Huwag tayo magsama ng loob, no? So, ito yung pinakahuli, when to overcome problems, when you come back to God. Kailan tayo babalik sa Diyos? Pag marami na tayong sakit. Kaya abang maaga pa, dapat, mga minamahal at mga kapatid, kailangan magbalik loob tayo sa Diyos. Maging matapat tayo sa pagsamba. Magsuporta sa misyon. Mahalin ang pastor. Mahalin ang simbahan. Mahalin ang Diyos. Amen? Kasi yung pastor is spiritual father natin. Kaya kailangan tayo magpakatatag tayo. Maglingkod sa Diyos. There is joy in serving Jesus. Sabi sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Sabi ng iba, paano ba maging masaya? Alam niyo po, mayroon kang tamang relasyon sa Panginoon. Tapos involved ka sa ministry. Susuporta ka sa gawain. Nagpipray ka sa ministry. Palagi mo iniisip ang Panginoon. Kahit gaano ka kabisi, huwag mong kalimutan ang Diyos. Have faith in God. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa gabing ito. Maraming salamat po sa wisdom. Banal na Espiritu, maraming salamat. Maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta sa programa ito sa pamagitan ng panalangin at pagsubaybay. Pagpalain niyo po ang aking mga kaibigan, Pastor Villarwin, Brother Minandro, and Sister Dagismol. Pagpalain mo rin po, Panginoong Diyos, si Sera Ubia, Ronel. Salamat. Siya po ay sumusubaybay. Pagpalain mo rin po ang ibang kapatiran na hindi ko po na alaala. Pagpalain niyo po lahat po ng mga PCBC members, mga kapatiran namin sa abroad. Si Sister Joy Albao, Sister Rochelle, Flores del Rosario Covington sa Massachusetts. And then, ang aking mga pamangkin sa Taiwan at sa Canada. Pagpalain mo rin po, mga kapatid ko, sa Mindanao, sa Sultan Kudarat at saka South Cotabato. At ganoon din po, kapatid ko, sa Mikawayan. At ang mga membro sa Pampanga. At pagpalain nyo rin po, Panginoong Diyos, ang gawain dito sa PCBC. Dalangin po namin na kayo pong maluwalhati at malulugod sa aming buhay. Ingatan nyo po ang bawat isa, ilayo nyo po sa virus, balutin nyo po kami ng iyong mahal na dugo. Pagpalain nyo po ang aming bansa, tulungan nyo po ang aming mahal na Pangulo, President Rodrigo Roa Duterte. Pagpalain mo rin po, Panginoong Diyos, ang aming mga estudyante at lahat po ng mga DepEd teachers. Proteksyonan nyo po mga frontliners. At ganoon din po, Panginoong Diyos, ang mga krimen na nangyayari sa Mindanao. Ang Ilubas na sinunog, ang tatlong frontliners na namatayan, kayo po mag-comfort sa kanila. Bantayan niyo po kami sa aming pagtulog ngayong gabi. Pagpalain mo rin po si Pastor Edgar Diaz. Babayin mo ang kanyang buhay, Pastor Paterno Cubay. At lahat ng mga kaibigan ko, Pastor Dimber Andales. At ganoon din po si Pastor Joey Sauco. At pagpalain mo rin po ang mga kapastoran dito po sa San Miguel, Bulacan. At pagpalain niyo po ang aking family at ang aking father-in-law, ang aming mga anak. At dalangin po namin na marami pong maligtas sa pamagitan nitong online devotion, online preaching of the Word of God.
Banal na Espiritu, maraming salamat. Pinabalik po namin sa inyo ang papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan po ni Jesus. Lahat magsabi ng Amen. And Amen. Maraming salamat po, no? So, sa akin pong mga kaibigan, sa mga kapatiran sa Panginoon, nawa ay huwag nating kalimutan ang Diyos sa ating buhay. At saka, pwede po bang maglambing sa hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, Nelo Flores TV, sa wall ng aking Facebook. Nandiyan po yan. Brother Melandro, thank you so much. I miss you so much. And of course, Sister Dagismol, thank you so much for watching. Pagpalain ka ng Diyos, Jennifer, no? And Ligaya, andale para bumabalik ka. Ligaya, ano ba ito? Maraming salamat po, Ligaya Joy. Thank you so much. Iskala Pilago. Pamag-anak yata na yung misis to. Landel de Jesus. Thank you so much. Estudyante ko yata to. And si Ma'am Erna Kasiple Bibuso Lisas. Asawa po ng aking grandfather in the faith, Pastor Judito Lisas. Thank you so much. Regards po kay Lolo in the faith. And okay po, salamat daw po. Si Sir Ronel Via, my friend, Pastor Villaruel, thank you so much. Nakapag-subscribe na rin ako sa YouTube channel mo. Nawa, mag-subscribe ka rin sa YouTube channel ko. Good night po, and I love you all in the Lord. Bukas naman po ng umaga. God bless po. Bye-bye po.